Diyan, kung boarding sa passer ka na, at kayo din dyan mga tol na interesado sa PNP. Wangbu na si Luke, malupet siya. Wangbu na si Luke, magaling siya. Wangbu na si Luke, pangastig niya. Daming aral, mapupulot, manood ka. No need na mag-take ng promotional exam sa Napulcom. Unlike pag ang ginamit mo lang pag-apply, Napulcom entrance exam, kailangan mo pang mag-take ng promotional exam sa Napulcom every time na magpapapromote kayo. So, ganun din sa civil service, no? Hindi ka na rin kailangan mag-take ng promotional exam sa Napulcom. So, anong magiging problema niyan kung Napulcom entrance exam yung ginamit mo? So, syempre, unang-una, sabi ko nga, hindi ka mapapromote kung hindi ka pa nag-take ng promotional exam, hindi mo pa napasa. Pangalawa, mas malaki magiging problema mo niyan, if within 10 years, hindi ka na-promote. Kasi meron tayong tinatawag na attrition by non-promotion. So, magkakaroon ng deliberation at posible kang matanggal sa servisyo. Okay lang sana kung umabot ka na ng mga 20 years sa service kasi pwedeng ano ka lang, retired. Mangyayari, parang optional retirement mangyayari sa'yo. At least kahit paano, may pension ka. Eh, pag hindi ka umabot ng 20 years, separated ka. Meaning, siyempre, wala kang pension pag ano mo sa PNP, pag alis mo sa PNP. Diba? So, yun yung malaking impact na ano pwedeng mangyari. Siyempre, iba, hindi alam yan. Nalalaman na lang na pag ando na sila sa, na-attract na sila, di ba? So, sayang naman yung servisyo, di ba? Yun, so, sumadaling salita, pagbutihin nyo yung pag-aaral nyo ngayon pa lang mga tol kasi may mga exam kayo na kailangan ano, harapin. At syempre, kailangan ipasa nyo yan, di ba? So, ang sikreto lang dyan eh, magseryoso muna kayo sa pag-aaral nyo ngayon. Lalo na sa mga estudyante natin dyan. Focus muna sa pag-aaral. Tapos, ano lang, doon sa YouTube channel natin, manood kayo ng mga training tips, application tips, mga kung ano-ano. Doon, search nyo lang, Wangbu Virus. Manonood lang kayo doon para kayo paano ma-motivate kayo. Kasi marami raw tinatamad sa online class eh. Ayan, para kahit paano, ganahan-ganahan kayo mag-aaral. Bawal tama rin mga tol. Ayan, dyan, sana nasagot yung tanong mo ah. At kayo dyan mga tol na gustong pumasok sa PNP. Good luck, good luck. Arat na sa PNP. Kung privilege yung pag-uusapan natin, parang wala naman ako nakitang privilege sa mga ibang course, no? Ayan sa'yo, education, teacher ka. Ganun din sa mga engineer, mga nurse, mga IT at kung ano nung course pa. Pare-parehas lang tayo mga tol pag nag-apply tayo sa PNP. Pag sinabing form, form tayo lahat. Pag sinabing masi-masi, masi-masi tayo lahat. Wala, pantay-pantay lang. Ang napansin ko lang, sa training, syempre, yung mga hindi criminologist or hindi mga criminology yung course na hindi nakapag-ROTC or hindi nakapag-advance ROTC, sila yung mas medyo syempre nahirapan sa training kasi nanibago yung katawan, diba? Sila yung mga madalas napipilay, natatapilok, dadapa sa takbuhan, madalas umiiyak kasi syempre hindi niya minsan matanggap na kung ano yung pinasok niya. Nanibago. Kasi siyempre sa kanila, masarap yung buhay niya. Pagising niya, kakain na lang siya. Eh, sa training, siyempre, pagising mo, hindi ka pa nga nakakaihi. Nag-exercise na kayo. Ang hirap nun, ingihi ka, tapos nagmamasi-masi, di ba? 1-2-1-2, squat thrust, kung ano-ano pa. Ingihi ka na. Ayun. Siyempre, lalo na yung mga anak mayaman, yan. Yung iba dyan talaga minsan nagkukwit kung wala talaga sa puso nila yung pagpupulis kasi iba't naman nila pahirapan yung sarili nila, di ba? Eh, siyempre, mayaman nga eh, madaming katulong, mayaya pa. O, tapos sa training, Diyos ko, sabay-sabay, gumugulong, diba? Lug-lug sa putikan, sa imbornal, kung ano pa. Yun, kaya yung pagpupulis kasi mga tol, ano yun, dapat yung gustong-gusto mo talaga eh. Hindi pwede yung, dahil wala ka lang choice. Pero meron naman ding nakaka-graduate ng parang napilitan lang. Iba, nagustuhan na lang din. Eh, dapat mindset talaga kasi sayang. Sayang yung quota na dapat mapunta pa sa iba tapos napunta sa'yo. Tapos nag-quit ka pa. Diba? Yun. So, yun about sa privilege. Huwag yung isipin yung mga ganyang privilege. Ang i-mindset nyo, mahihirapan kayo. At dapat kahit mahirapan ka, alam mo na, alam yung goal mo na kailangan makagraduate ka. Kasi pag nakagraduate ka, yun, permanent ka na sa PNP. Kasi hanggat nasa training kayo mga tol, in temporary status pa kayo. So, baga 50-50 pa yung chance na maging pulis ka.
Kasi marami pang pwede mangyari sa loob ng 1 year mo sa ano, basic recruit course mo na yan. Good luck! Arat na sa PNP.